Kamusta mga Repa at mga Mars? Kung bago lang kayo sa channel natin, please like and subscribe. Kilalang aktibo si Angel Locsin sa pagproprotesta at paghihikayat sa mga kapwa kapamilya star to stand for their network na ABS-CBN at sa mga kapwa empleyado nito. At sa kanyang paghihikayat ay nabanggit ni Ms. Angel Locsin sa kapwa empleyado at kasama sa trabaho na ang ABS-CBN lang ang nagtiwala at tumanggap sa kanya noong panahong walang-wala siya. Mariing iginiit ng writer na si Ms. Suzette Doctolero na hindi siya nagsasabi ng totoo and she's giving false statement. Ano, para magdrama? Napatanong pa ito kung saan napunta ang kinita ni Angel Locsin sa GMA bilang isang superstar ng istasyon bago ito lumipat sa ABS-CBN. Nagkasagutan ng dalawa sa social media at nakasali o nadamay pa ang boyfriend ni Angel Locsin na si Neil Arce. Nitong nakaraang araw naman, sa column ni Manay Lolit Solis ay naglabas din ito ng pahayag patungkol sa false statement ni Angel Locsin na parang nakakuha ng kakampi ang writer ng GMA sa katauhan ni Manay Lolit. Sabi pa nito, kagaya ng tanong ni Suzette Doctolero ay nasaan ang kinita niya sa GMA. Sabi pa ng magaling na kolumnista na hindi pwede puros pisikal, hindi pwede lahat ingay. Sometimes silence is stronger and louder. Sabi pa ni Manay Lolit Solis na hindi porket you cried the loudest, eh ikaw lang ang nalulungkot. Even when your quiet way of praying, suporta din yun. Sabi ko nga lahat dapat proper timing. Naging tampulan ng batiko si Angel Locsin sa mga sinasabi nila na false statement nito. Ngunit paminsan-minsan ay nangyayari itong mga ito dala ng bugso ng damdamin at emosyon, lalo sa gitna ng problema na kinaharap ng istasyon at ng empleyado nito na mga nawalan ng trabaho. Pero ang sabi nga ng nakakarami eh, we have to move on. Mga Mars at mga Repa, gusto kong magpasalamat sa patuloy na pagsuporta nyo. Huwag po sana kayong magsasawa. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa balita at trendings. Salamat at ingat kayo lagi.